Okay, welcome back mga Pams. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Meet the Ripper. Muling nagbabalik upang magatid na naman sa inyo ng another Minecraft video. Yes mga Pams, nandito pa rin po tayo sa Cadacraft Season 5. At today po is episode number 42. Okay, at today po, gaya ng pinangako ko previous episode, gagawa na po tayo ng ating proper animal barn. Okay, dahil kung mapapansin nyo dito sa paligid ng aking base, halos kung saan-saan lang nakatali at kung saan-saan ko lang nilagay yung ating mga farm animal. Okay, ito kung makikita nyo, okay, dito, ayan, nandito yung ating horse, tsaka yung ating donkey, okay, yung ating mule, nandito lang sa likod ng ating furnace, tapos ito yung ating mga llamas, okay, kawawa naman sila, umulan, uminit, nandito lang sila sa labas, okay, kaya sabi ko, gawa na natin sila ng animal barn, dahil kung mapapansin nyo, yung ating mga bee, safe na, dahil meron na silang bee sanctuary, itong ating snipper, meron na snipper sanctuary, okay, ayan, at pati itong ating mga farm animals dito, ayan, nilagyan ko lang ng temporary or nilipat ko lang sila rito temporary. Okay, ayan, no? O, diba, yung ating mga sheep, yung ating chicken, yung ating mga cow. Okay, importante rin na bigyan na sila ng proper na tahanan. Okay, at napanood nyo po yung previous episode natin, unti-unti na nga po natin dinidevelop itong ating farm area. Okay, kung nakikita nyo, ayun na po, sa tanaw pa lang sa malayo, ang ating farmhouse. Okay, kung hindi nyo na po napapanood yung previous episode, ilalagay ko na lang po ang link yan sa ibabaw. Okay, at panoorin nyo. Okay, at dito sa tabi ng ating farmhouse, ayan, kung nakikita nyo, meron pong maluwag na space. Kinilear out ko na yan. Medyo pinalat ko ng konti para dito natin i-build yung ating mga dito natin i-build yung ating animal barn para sa ating mga farm animals. And of course, bago tayo mag-build, nakapag-gather na rin po ako ng mga materials na kakailanganin natin. Ayan, kung nakikita nyo, nandito na po sa ating mga shulker box. Okay, ayan. At doon po sa mga nagtatanong, baka nagtataka kayo bakit lahat ng aking shulker box is color brown. Well, of course, yan po yung ating designated color. Okay, diba? Para mabilis nilang ma-identify na basta may nakita silang color brown na shulker box, alam nila na sa atin yan. Okay, so ayan. Ayan po ang mga materials na kakailanganin natin. I think kumpleto na naman ito. Okay, pati ang mga pang-design natin ng konti dyan, pang-abubot-abubot. Okay, kung gusto nyo po gayain ang ating build, post nyo na lang po yung ating video para masundan nyo kung paano po natin ibinil itong ating animal barn. Okay. Okay mga Pams, bago po natin tuluyang i-build ang ating animal barn, gusto ko muna pong bigyang daan at pasalamatan ang isa nating mga Pams dyan na si NJ Emestro. Okay, ayan po, kung makikita nyo sa inyo mga screen, siya po nagpadala ng kanyang fan art sa atin. Okay, through Facebook. Okay, pinadala niya po sa kanya. Okay, kaya kay NJ Emestro, big shout out sa iyo at maraming maraming salamat sa time na binigay mo para gawin itong fan art na to, at very much appreciated. Okay, doon sa mga fans natin na gusto magpadala, padala nyo na lang po sa Facebook. Okay, sa Discord, wala po ako Discord server, pero siguro sa mga susunod na panahon ay gagawa rin tayo niyan. Pero for now, kung gusto nyo po akong padala ng mga inyong mga fan art na ginawa, through Facebook na lang po. Okay, again, thank you very much kay NJ Emestro sa iyong fan art. Okay, ang pinakita ko ulit sa inyo yung ginawa niya. Okay, very much appreciated, and continue to support, at maraming salamat po ulit.
natatapos na po natin ang ating steampunk style farm barn. Okay, ayan, kung nakikita nyo, yan po ang magiging tahanan ng ating mga animals. Okay, dito sa ating farm area. Okay, ayan. Let's go at bibigyan ko kayo ng konting tour. Hindi pa naman po siya fully furnished. Tapos, hindi ko pa po nalilipat ang ating mga animals dahil medyo natagalan nga po ako sa pag-build nito dahil isa po ito sa mga pinakamalaking barn siguro na nagawa natin. Okay, sa buong Minecraft series na ginagawa ko, ito yata yung isa sa mga pinakamalaking barn. Okay, so let's go at bibigyan ko lang kayo ng konting tour para makita nyo po yung mga special feature nitong ating animal barn. Okay, let's go. At ito, of course, dito pa lang, kitang-kita nyo na meron tayong mga flower display dito. Ayan po ang ating gate. Okay, bali dalawa po ang ating entrance. Ito po ang ating gate. Okay, and then ito naman po yung entrance ng pinaka-barn natin. Okay, ito, dito. Okay, ito. Kaya kung makikita nyo, napaka-luwag po dito sa loob nyan. Okay, ayan, no? O, diba, nakikita nyo? Okay, tapos meron din pong in and out mula dyan sa gilid. Okay, itong area na to, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito, kung maglalagay ako ng animals dito or hindi. Tapos ito pong area nito, ito yan kung nakikita nyo, na parang may mga campfire na yan. Parang, ano to, inspired na litsunan. Okay, dyan ko nililitsun yung ating mga animals. Okay, ito po yun. Meron din tayong way out papunta rito sa ating pinaka main, ano, main parang stable. Okay, dito pwede ko ilagay yung mga donkey, mga llamas, mga horse natin. Okay, dito, ayan, may tatlong compartment dito na pwede nating lagyan ng mga animals. Ayan, high ceiling po yan. Okay, ito stables. Tapos ito parang water tank natin yan. Okay, may hagdanan po yan, paket dito. And then of course dito rin sa pinakataas ng ating water tank, just in case, kumbaga, pwede natin buksan yan. Okay, lagyan natin ng tubig para sa ating farmland at pati sa ating mga animals. Okay, ayan. So, yan po yung isa sa mga special feature ng ating kakaibang barn na to. Okay, at of course, maraming labasan, maraming pasukan. Okay, ayan, marami tayong mga pintuan. And then, of course, dito po sa ating second floor, okay, ayan, meron po itong second floor, okay, ayan, o, oh, diba, napakaliwanag yan, tinadtad ko talaga ng lantern para hanggang sa labas, maliwanag po siya, okay, so, ayan, hindi pa ako nakaka-decide kung ano ilalagay natin dito, and then dito naman po sa ating third floor, okay, ayan, ito yung pinaka-third floor natin. Okay, high ceiling. Tapos hindi ko pa rin po alam kung ano nga ilalagay natin dito. Maraming lantern para maging maliwanag, na para siyang nag-glow paggabi. Okay, tapos ito meron tayong emergency jump. Okay, na pwede tayong bumaba agad papunta ng third floor or ground floor. Tapos ito meron din tayong ano rito, konting parang safe area, pwede natin lagyan ng storage o kung ano dyan. Okay, may mga secret room tayo. Okay, ayan, o diba, ayan, anong masasabi nyo dito sa ating animal barn. Okay, ito yung parang ano, ayan, o diba, pwede mo talunin, parang ano to, parang fire exit. Okay, kaya lang hindi tayo makakakyat dito, tatalo na lang tayo. Okay, so ayan, yan po ang ating animal barn. Okay, dito sa labas, sa likod pala, meron din daanan yan, no? Okay, hindi lang po rito sa harap. Okay, kung nakikita nyo, meron din po pinto dito sa likod. Okay, ayan. Okay, dito. Okay, ito yung patang pinaka back area natin. Okay, at of course, meron din po mga pinto rito. At ayan, ang ating view dito. Okay, kitang-kita nyo naman. Okay, ayan. Ayan po ang paligid nyan, o, diba? Tapos, ayan po yung parang ating chimney, labasan ng usok ng ating litsunan. Okay, ayan po, at nabigyan ko na po kayo ng konting tour. Gaya nga po ng sinabi ko, siguro sa susunod na episode ko na lang po ililipat yung mga animals natin, or gagawin ko na lang pong offline, and then next episode ipapakita ko po sa inyo kung ano na pong itsura at kung nailipat ko na yung ating mga animals. And then
Nagpalabas nga po pala ako ng ating voting poll, okay? Dahil meron pong isang pumps natin na nagsuggest na gumawa din po ako ng windmill. Okay, so boto na po kayo para sa susunod nating episode. Yun naman po ang ating i-build, ang ating windmill dito para maging mas mukhang farm area siya. Okay, so mga pumps, hanggang dito na lang po muna. Yan lang naman po ang special feature, special na bagay na gusto ko ipakita sa inyo, ang paggawa natin ng animal barn. At I hope nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo. Well, sa susunod na episode offline, gagawin ko na lang, lalagyan ko ng mga konting abubot para maging mukhang luma siya. Okay? So, gaya ng palagi kong sinasabi, see you next episode. Bye-bye po!